Lovebird Cats! Ayos lang ba kayo dyan? Okay. Another day po. And of course, another video. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, mga Lovebird Cats, ay isi-share po namin sa inyo ang aming ginawang experiment. Okay? Nag-experiment po kami kung paano po pagpaparisin ang dalawang mature lovebirds na ito. Okay po. So, bago po yan, para sa mga baguhan po sa aming channel, welcome na welcome po kayo dito sa channel namin. Consider subscribing po kasi po nagpo-post po kami everyday ng mga videos para sa mga makatulong sa mga baguhan or mga newbies, at sinishare lang po namin ang aming kaalaman base po sa experience namin sa pag-iibon. Okay po? So, ayan. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Alright? At para sa inyong mga subscribers namin, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Okay. So, ano ba tong experiment namin na ginawa? Okay. So, ito kasing dalawang ibon na ito, itong mature lovebirds na ito, mahirap kasi silang magpares. Kung napapansin nyo po, nagawa na po namin sila ng video dati pa, yung project po namin, Project Green Perso and Bio Perso Pied. Kasi gusto po namin silang pagsamahin at makita ko ano magiging anak nila. Meron po kasi silang kanya-kanyang pares dati, at tinry po namin na i-force pairing silang dalawa. So nilagay po namin sila sa isang cage, sila lang. Tapos itong hen, inaaway niya si Cock. Ayan. So, ang ginawa namin after that is itinry namin ang another method, which is yung isolation pairing na tinatawag. So, malaki kasi yung cage nila. So, nilagyan namin ng divider para magkahiwalay sila ng cage. Pero, magkatabi pa rin sila ng kulungan. Ayan. So, nakikita-kita pa rin sila. And then, after a few days, nung iniwan namin, nakita namin na nagtatabi na sila doon sa divider, nagsusubuan. So, ang ginawa namin, so, we think na bonded na ulit sila, no ho? So, tinanggal namin yung divider, and then nagsama na ulit sila sa isang cage. And then, after a few days, again, siguro nahimasmasan itong si Hen, na-realize niya, and inaaway niya ulit itong si Bayo. So, ayun po. So, mahirap po silang pagparisen. Ayan, so yun po yung ginawa namin na experiment is, yun po ipapakita namin sa inyo is, kung mag-work po, kaya kailangan nyo po panoorin until the end to see kung ano nangyari towards the end ng experiment namin, kung naging successful ba o hindi. Ayan, so abangan nyo po yan. And then, ayun po, para po sa inyo na gusto lang namin itong i-share kasi marami kasi nagtatanong sa inyo, mga Lovebird Cats, na anong tawag dito, nahihirapan. Marami nagtatanong na matagal na silang pares pero inaaway pa rin niya or ayaw magpares talaga. So, baka itong experiment na ito o yung method na ito is makatulong din sa inyo. Baka mag-work. Ano ho? Kasi itong mga alaga nating ibon, minsan mapili talaga yung mga yan, mabusisi. Minsan mag-work na, magpapares ka agad, swerte nyo kung ganun. Pero may mga cases talaga na mahirap po talaga silang pagparisin. So, kailangan nating gawin ang lahat ng paraan or mga lahat ng mga tricks na kailangan gawin para lang tayo maging successful at mapagpares natin yung dalawang ibon. Ayan po. So, ang ginawa po namin na experiment is, first is ginutom po namin sila. Okay? So, gutumin nyo po sila ng one day. So, nag-start po kami kahapon. Hindi na po namin sila pinakain. And then, ang next na kain na po nila is mamaya-maya pang hapon. Okay? So, gutumin nyo sila ng one full day para gutom na gutom. Ang purpose po niya yan is pagpapakainin po kasi nila, pagpapakainin po namin sila after a day. Of course, gutom na gutom sila. Kakain silang sabay. So, parang bonding, magiging bonding na nila yon. So, gugutumin nyo po, huwag nyo pakpakainin ng one day. And then, after po, is paliliguan nyo po sila. Yan. So, ayan po. Nilagay po namin sila sa isang maliit na cage. Kung makikita nyo, ayan. And then, para hindi sila makagalaw-galaw, madali silang paliguan. Yan. So, in-sprayan lang po namin sila ng tubig, malinis na tubig na wala pong mga halo.
Ayan, so pinaliguan lang, spray. Ayan, so dalawa po sila na basang-basa. Hayaan po sila na mabasa. Totally na maligo silang dalawa. Ayan. And then, after nyo po silang paliguan, ay, ayan, kailangan po natin silang paarawan. Ayan. So, habang, dahil maganda po ang sikat ng araw dito po sa may kulungan, nung pinaliguan namin sila is, pinapaarawan na rin namin sila. Ngayon, para sa mga walang spray, kung paano magpaligo, ay, pwede rin po sigurong ilubog nyo sila. Sa, siyempre, make sure na huwag nyo ilulubog pati yung ulo. Baka hindi sila makahinga. So, pwede nyo po silang ilubog. Hawakan nyo po maigi. Tapos, ilubog nyo po yung katawan lang nila sa tubig. Ayan. Kung wala pong kayong sprayer, gaya po yan. Ayan. Kasi yung mga iba po sa inyo, nung nag-wash out po kami na video, nagtatanong kung ano ang alternative kung walang sprayer. So, ayun po, pwede nyo po sigurong gawin yun. Yung ilubog sila manually para mapaliguan sila. Ang purpose lang naman is, of course, mabasa yung kanilang mga feathers. Mabasa sila. Ayan. Ayan po. At yung mga para sa iba po sa inyo, nagtatanong kung pwedeng buhusan, siguro mag-iingat lang po siguro kayo kung bubuhusan. Hindi naman yan na parang aso, ganyan, nabubuhusan mo lang. So, just, mas maganda siguro kung ilulubog. Pero kasi kung ilulubog mo, syempre hahawakan mo sila. Doon sa mga, ano, alam ko may mga tao na takot, ano, kasi matuka, kasi masakit nga daw. So, kung bubuhusan, siguro make sure, huwag nyo lang buhusan yung mukha. Ayan. So, ang next po na gagawin, kung after nyo po silang mapaliguan, is, yun nga, is ibilad po sila sa araw. So, ililipat po namin sila sa isang malaking cage para po ay makalipad-lipad po sila. Ayan. At syempre, makapag-banding na rin po. Ayan. Para madali silang matuyo. Ayan. Maluwag ang kanilang liliparan. Ayan po. Ayan. So, pagpaarawan is saglit lang. 20 to 30 minutes lang. At huwag nyo mong iiwanan. Okay? Very important. Huwag nyo silang iiwanan. Baka mamaya, pag iniwanan nyo sila, pagbalik nyo, matigas na sila. Ayan. Huwag nyo po silang iiwanan. Ayan. So, paarawan nyo sila para matuyo sila kaagad. Ayan. Para rin makapag-banding. Ayan. Kasi talagang kailangan nilang magpares. Apo. Ayan. So, after po nilang paarawan, make sure na kapag natuyo na sila, after 20 minutes, 30 minutes, pag pareho na silang natuyo, tuyong-tuyo na, then ibabalik na po sila sa kanilang cage. Ayan po. Alright. So, ayan. Medyo nakikita natin na medyo nagtatabi na po silang dalawa. So, that is a good sign. Pero ngayon po, hindi pa po sila kumakain. Maya-maya po namin sila pakakainin pa. Ayan. So, medyo nakikita nyo po yung green is yung hen na medyo mapili at nangaaway. Medyo lumalapit-lapit na siya ng konti doon kay Bayo o yung cock. So, yun. Ayan o. Oh. Medyo naiilang pa yung si cock kasi siguro yung isip niya. Dati inaaway-away mo ko, tapos ngayon tatabi-tabi ka. Ayan po. So, medyo naiilang, nakikita niya. Nagpapakiramdaman pa po sila. O, siguro pareho na silang gutom. Ayan. So, medyo naiilang-ilang pa rin po. So, and then, papakainin na po. Ayan. So, after po ng matuyo sila at ilipat nyo sa cage, hayaan nyo po sila ng konting-konting magbanding muna and then pakainin na. So, pag pinakain na, wala po silang magagawa kundi
magsasalo silang dalawa. Ayan. So, makikita nyo po, nasarap ang kain po nilang dalawa. At wala na pong ilangan. So, medyo, ayan o, tumatabi na rin yung si Green, yung hen, doon sa cock. So, parang medyo may naging epekto yung experiment natin. Ano, ayan. So, makikita ninyo na sabay silang tumuka. Walang ilangan. Gutom na gutom na gutom sila. So, sabay silang kakain. Walang mang-aaway. Ayan, hindi na po inaaway nung Green yung bayo. So, that is a good sign. Ayan. Oh, medyo naiilang pa talaga itong si bayo. Ayan ho. And then, ayun, makikita nyo na nagsusubuan na rin sila. Oh, that is a really good sign po. Kasi nagpapasubo, ayan, nagsusubo-subuan na sila. So, para po sa inyo, mga lovebird cats na nakasubok na ng ganitong technique, i-share nyo lang po kung ano ang naging resulta ng inyong pagpapares. Okay po? And dun po, sa mga newbie o hindi pa nakakatry, i-try nyo rin po doon sa mga pares ninyo na mahirap yung pagparisin, yung lagi silang nag-aaway. Okay? So, and let us know din po kung naging successful ang inyong pagpapares gamit ng technique na ito. Ayan po. And nananawagan po ako sa mga breeders po dyan at sa mga veterano na sa pag-aalaga ng ibon. Kung meron po kayong mai-share na mga tips na hindi pa po namin alam para sa pag-prepare ng mga mature lovebirds o yung mga mahihirap magpares, i-share nyo rin po dyan sa comment section para matuto po tayong lahat. Ayan po, maraming maraming salamat po. And, dumako na po tayo sa shoutout. Ayan, so shoutout po muna tayo. Medyo marami-rami ang ating i-shoutout ngayong araw. Okay po, shoutout po kay Rodolfo Francisco Jr. ng Marulas, Valenzuela City. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at panonood ng aming mga videos. Maraming salamat din kay Rap Kapalad. Lagi rin po siyang nagko-comment sa aming mga videos. Kay Dante Espiritu, ganun din kay Edgy Lakian. Shoutout din kay JJ Castillo ng Caloocan. Shoutout to Jam Chanel or Channel. Shoutout to Jinx. And same with Brenda Gakang. Thank you so much sa panonood. And shoutout din kay Beverly Acupan, kay Rexnix Duenas, sana nabigtas ko ng tama ang iyong pangalan. Shoutout din kay Kenneth Atienza, maraming maraming salamat. And also kay Anthony Marquez, and last but not the least is Rolando Ignacio. Ayan po, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga channel. At kung gusto nyo rin po magpa-shoutout mga lovebird cats, ang gagawin nyo lang po is mag-comment lang sa comment section. Alright? And kung meron din po kayong mga question or mga video ideas na gusto nyo pag-usapan na i-feature namin on our next video, again, comment lang din po sa comment section. Alright? So that's it guys. Thank you so much for watching and see you again tomorrow. God bless. Bye-bye.